So ngayon guys, pakikita ko sa inyo kung paano ko i-apply ang aspirin sa aking mukha. So nagtanong ako sa pharmacy kung meron silang available na ganito, pero wala. Kung kayo ipili ganitong klase ng aspirin na nabili, is ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung pinagkaiba nito dito sa unang aspirin na ginamit ko at sa ngayon. Hi everyone! Welcome to my channel. I am Adele. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel at i-click ang notification bell para naman palagi kang updated sa aking mga videos. For today's vlog, marami nagtatanong sa akin kung anong klase ng aspirin ang ginagamit ko. Anong klase ng rose water ang ginagamit ko. At dito sa video ito, ipapaliwanag ko sa inyo na maigi kung hindi nyo nakita ang mga vlog ko before kung ano yung klase ng aspirin na ginagamit ko. Pero as of now, is naubusan ako ng aspirin na ginagamit ko dati, which is ang Tatak Ibayer Acetyl Salicylic Acid 0.5 grams or 500 milligram. Naubusan na ako nito sa pharmacy at wala na akong makita kahit sa mga grocery store na available ng ganitong product. So guys, naghanap ako dahil iisa na lamang yung stock ko ng aspirin. Kapag bumibili ako ng mga nilalagay ko sa mukha, lalo na kapag gamot ang usapan, ay talagang sinasadya ko at mismong ako ang naghahanap. Madami na akong nalibot na pharmacy dahil sa paghahanap ko ng aspirin na ginagamit ko. Hindi ako basta nagtitiwala sa online dahil napakadali ng gayahin ng iba at madaling gumawa ng mga fake na bagay. Kaya kailangan nating maging aware, baka mabudol o ma-scam tayo. Bumibili lang ako ng aspirin mismong sa loob ng pharmacy lamang at fortunately, at nagbibigay naman sila ng kahit walang reseta. Heto na nga at nakabili na ako. At mamaya sa bahay, ipakikita ko ito pagdating ko. Napakadali lang bumili nito kaya palagi akong pumupunta sa pharmacy ito. Pagdating ko sa bahay, heto na ang Bayer Aspirin C Acetyl Salicylic Acid with Vitamin C. Pero hindi talaga ito ang ginagamit ko. Na-check ko naman sa loob ng pharmacy na hindi nagkakalayo. Tatak Bayer ito at 400 milligrams. Samantalang ang before aspirin ko ay 500 milligrams. Nagkakahalaga ito ng 17.50 dirhams. Bubuksan ko ito para makita nyo kung ito ba ay maliit na tablet o malaki. Dahil ang dating ginagamit ko ay maliit na tableta lamang. Kaya nga heto na, bubuksan ko. Pagbukas ko, nakita ko itong limang sachet na malalaki. Ibang-iba sa dating aspirin na ginagamit ko dahil ang dati ay dalawang banig lamang. Nang ito ay hugutin ko ay na-imagine ko agad na malalaking tableta ito. Kaya keep on watching para makita ninyo kung pwede ba ang ganitong klase ng aspirin. Ginagawa ko ang aspirin mas lalo na nung nag-suffer ako sa PECAS 2 times a week. Ang araw-araw ko lamang na ginagawa is yung toner. Makikita nyo naman sa vlog ko kung paano ko gawin yung homemade toner. Ito is yung rose water, yung cloves or mismars arabic at saka ko hinahaluan ng aspirin. So ngayon guys, pakikita ko sa inyo kung paano ko i-apply ang aspirin sa aking mukha. So nagtanong ako sa pharmacy kung meron silang available na ganito pero wala. Ang available nila is ang ganito nga. Ang aspirin, vitamin C, acetyl salicylic acid. Which is pareho lang naman. Ang pinagkaiba lang nila is ang gramo. Ito po is 400 mg. At ito is nagkakahalaga ng 17.50 dirhams. Ito is 400 milligram. Samantalang ito naman is 500 milligram. So ngayon, is itatry ko ito. At sa mga nagtatanong sa akin kung paano ko ito i-apply sa mukha, guys, itong aspirin ito is pwede rin ilagay sa homemade toner. Kung meron kang rose water, any kind of rose water ito, pero mas pinakamagandang rose water dito sa Middle East, itong Rabi. Napakabango nito. Yung iba is ginagamit yung micellar rose water or yung toner na rose water. Pero mas maganda kung makakita kayo ng ganitong tatak, Rabi rose water. Then, ang amoy nito, sobrang bango nito guys, amoy rosas talaga ang amoy nito. Then kung ikay nasa Middle East at madami kang pekas, maganda ito sa iyong mukha. Kailan ba ako nagkaroon ng pekas? 2020 is maliliit lang yung pekas ko, which is binaliwala ko. Akala ko is normal lang yun sa hormones ko dahil nga nagkakaedad na. Pero noong 2021, napapansin ko parang kumakalat na yung pekas ko hanggang ito nga ay lumala. Umamit ako nito is noong December 2021 ng aspirin. Kung kayo ipili ganitong klase ng aspirin na nabili, is ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung pinagkaiba nito dito sa unang aspirin na ginamit ko at sa ngayon. Kung pareho din ba nung nararamdaman ko dati sa mukha ko na smooth, maganda din yung texture niya sa mukha,
is ngayon nyo malalaman. Una kong inihanda ang malinis na bowl kung saan ko tutunawin ang aspirin. Make it sure na malinis ang gagamiting bowl para sa aspirin mask natin. First time ko itong gagamitin kaya na-curious din ako. Iniisip ko na sa size lang sila magkaiba at sa gramo nito. Na-excite akong buksan ito. Ano ba ang kulay nito? Makapal ba ito? At gaano ito kalaki? Iningatan ko itong buksan para hindi masira at nang makita ko ang kabuuan nito. At heto na nga, sinlaki pala ito ng piso. Ibang-iba ito sa aspirin na dating maliit na ginagamit ko. Look closely guys, di ba napakalaki? At sa amoy ay magkaiba din ito dahil itong malaking aspirin na ito ay with vitamin C. Alam nyo guys, nang amuyin ko ito is amoy original na gamot. Dahil kapag peak na gamot ay madetetect agad natin sa pamamagitan ng pag-amoy. Kaya simulan na nating tunawin. Madami din nagtatanong sa akin ilang ml ng rose water ang dapat ilagay. Guys, ako, ginagamit ko ang taklob nitong rose water bottle at mababa sa kalahati lang ang inilalagay ko. Ganito ang itsura ng aspirin pag natutunaw at madami itong bubbles. Na-observe ko din na matagal itong matunaw, siguro dahil sa ito ay malaking tableta, kaya ganito. Kaya maghihintay ako ng ilang minuto bago ito tuluyang matunaw. Hinati ko sa maliliit na parte, kaya pwede na ito. Medyo may katapangan yung amoy niya dahil siguro may halo itong vitamin C. At hinalo ko muna ito bago ko tuluyang i-apply sa mukha. Napansin ko din dito na talagang ito ay natutunaw at wala mga particles na naiiwan. Dinurog ko muna talaga bago ko i-apply sa mukha ko. Habang ini-apply ko sa mukha ito ay hindi ito greasy at hindi magaspang. Soft at banayad lamang ito. Maghihintay ako ng 15 minutes hanggang matuyo ito. Kaya kumain muna ako ng gulay habang hinihintay kong matuyo ang aspirin na inilagay ko sa mukha ko. Kaya naramdaman ko din sa mukha ko parang nagbabanatan yung mukha ko habang hinihintay kong matuyo ito. Kaya kapag may naramdaman akong ganito sa mukha ko, medyo nagbabanatan, is natutuwa naman ako. Pagkatapos ng 15 minutes, ubos na din yung vegetable salad na kinakain ko. It's time naman para banlawa na ito. Hindi na ako gagamit ng kahit anong sabon, kahit anong facial wash. Kundi tap water lamang ang gagamitin kong ipambanlaw sa mukha ko. Makikita nyo na namumuti ang aspirin na ginagamit ko nang matuyo ito. Kaya tara, banlawan na natin. Pagkatapos ay ginamitan ko ito ng tissue para patuyuin. At dapat hinay at dahan-dahan lang ang pagpapahid natin sa ating mga mukha. Gagamitan ko ito ng homemade toner na ginawa ko. Wala akong ibang ginagamit na toner, kundi ito lamang. Kung may pekas ka, ay dapat itigil mo na muna ang mga toner na may matatapang na content.
Habang nag-a-apply ako ng toner ay napansin ko ang smooth at soft ng balat ko. At bukod pa dito ay nagbabanatan ang mukha ko. Ang sarap sa pakiramdam na binabanat ang mukha dahil may possibilities na itong aspirin na ito ay nakakatulong din sa aging saka sa mga wrinkles. Ang masasabi ko sa aspirin ito ay napakaganda ng resulta sa akin dahil wala namang pinagkaiba ito sa unang aspirin na ginamit ko. At huwag din natin kakalimutang mag-apply ng cream na hiyang sa mukha natin. Kung ang cream na ginagamit mo ay okay sa'yo, no need mo nang palitan. Pagkatapos kong mag-apply ng cream ay pinapatungan ko ito ng sunblock. Kahit gabi, ay mag-apply pa din ng sunblock. Ang ganda ng resulta ng aspirin na ito sa mukha ko, ang soft at ang smooth. Kahit wala na ang malamapa kong pekas, ay patuloy pa din akong gumagamit ng aspirin. Dahil nga sa gandang na idudulot nito sa akin. Basta ako gumagamit at pumipili ng aspirin na may content na acetyl salicylic acid, which is magandang effect sa mukha. Sa dami ko nang nasubukang produkto dati para sa pekas, ay wa effect naman. Madami na ako nabili at nasayang ng produkto kahit budget na ang pera ko, nakagustuhan ko mawala ang pekas ko. Pero sa halip na gumaling ay lalong lumala, kumalat ang pekas sa mukha ko. Kaya ngayon sa routine ko is hindi ko na ipinawawala itong aspirin na ginagamit ko. Kaya dun sa mga nagsasuffer ng pekas, huwag tayong mawawala ng pag-asa lalo na kung hindi naman inborn ang pekas or melasma sa mukha mo. At sana sa bidyong ito ay nakatulong sa'yo at walang sawa akong mag-share sa inyo. Kaya guys, I am Adele at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel at i-click mo ang notification bell para naman lagi kang updated sa aking mga videos. Beautiful children.